na balita ngayon tanghali. Epekto ng bagyong Odette unti-unti nang nararamdaman sa ilang bahagi ng Davao Region, Butuan City, isinailalim naman sa red alert status. Kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, posibleng bumaba na lamang sa halos 50 kada araw kung hindi makapapasok ang Omicron variant ayon sa OCTA team. Ikalawang national vaccination drive ng pamahalaan nagsimula na. Bilang ng walang trabaho sa third quarter ng 2021, bahagyang bumaba ayon sa SWS survey. At mahigit 5 trilyong pisong panukalang pondo ng bansa para sa taong 2022, inaprobahan na ng Bicameral Conference Committee. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 15, 2021. At una sa mga balita ngayon tanghali. Unti-unti nang nararamdaman sa ilang bahagi ng Davao Region ang epekto ng bagyong Odette. Ang Butuan City sa Caraga Region isinailalim na sa red alert status. At mula sa Davao City may report si Lucille Lloren live. Lucille, kumusta na ang sitwasyon dyan sa inyong lugar at bakit nasa red alert status na ang Butuan City? Ella, sa ngayon makulimin na ang panahon at nagbabadyang umulan. Damdam na nga sa ilang bahagi ng Davao Region ang epekto ng bagyong Odette. Sa Mati City, Davao Oriental, isang puno ang natumba na ayon sa lokal na pamahalaan ay bunsod ng hangin na dala ng bagyo. Pasado alas 7 ng gabi nang matumba ang nasabing puno sa Barangay Bunbun. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at sa ngayon passable na ang kalsada. Wala namang nasugatan sa insidente. Samantala, kahapon pa lang inabisuhan na ang mga sasakyang pandagat at mangingisda sa Davao Oriental na huwag munang kumalaot. Ang Office of the Civil Defense Davao Region nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment para nga dito sa bagyong Odette. Ella, ang Butuan City naman sa Caraga Region isinailalim na sa red alert status. Ito ay upang maihanda ng mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council ang kani-kanilang emergency operation centers at makagawa ng preventive measures sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Ang mga barangay, particular na ang mga nasa floodway zone at landslide prone areas ay nakamonitor na sa takbo ng panahon at puspusan ang pagbibigay ng impormasyon sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng bagyong Odette. At karagdagang update, Ella, ayon sa Office of the Civil Defense Caraga, hindi lang ang Butuan City kundi ang buong Caraga Region na ang naka-red alert dahil sa inaasahang malaking epekto ng bagyo. Ayon sa OCD Caraga, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa Dinagat Islands, lalo na yung mga nasa coastal areas. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Lucille, dyan ba sa lugar mo sa Davao City ay mas malakas ba ang hangin kesa sa ulan? Sa ngayon, Ella, may nararamdamang pabungsubusong ulan dito sa Davao City at dito sa Davao Region, pero hindi pa naman ganun kalakas yung hangin, Ella. Alright, maraming salamat Lucille Lloren, live na nag-uulat mula sa Tagum City. Tama ang Cebu sa mga posibleng lubhang maapektuhan, hindi lamang ng matinding ulan, kundi ng mga storm surge dahil sa bagyong Odette. Kaya naman, nakahanda na ang mga rubber boat at iba pang rescue equipment at maging ang ambulansya sa syudad. At mula sa Cebu City, may report si Gladys Toabi live. Gladys, handa na ba ang mga evacuation center at nagsimula na rin ba ang evacuation dyan sa inyong lugar? Ella,
kahapon pa lang ay nakalatag na ang mga hakbang na gagawin ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng pagtama ng bagyo sa Visayas, particular na dito sa Cebu. Sa katunayan, inilatag na ng mga ng ating pamahalaan dito ang mga evacuation centers tulad ng Barangay Gym at mga malalaking paaralan upang dito pansamantalang ilikas ang mga residente malapit sa mga coastal areas at maging sa mountain barangays. Naka-blue alert status na rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office upang patuloy ang monitoring sa posibleng epekto ng bagyo sa lungsod. Nakaantabay ito katuwang ang iba pang rescue groups at ahensya ng pamahalaan sakaling magsagawa ng evacuation at rescue operation. Nakahanda na rin ang mga kagamitan na kakailanganin sa oras na maramdaman ang bagyo. Kabilang sa inihandang gamit ay mga rubber boat, salbabida at iba pang rescue equipment. Ganon din ang chainsaw, cutter at iba pang tools na gagamitin sakaling may madaganan ng mga mabibigat na bagay. Nakapwesto na rin ang mga ambulansya na gagamitin sa pagresponde. Tututukan ngayon ng mga responder ang mga barangay sa bulubunduking lugar at nakatira malapit sa dagat. Nakahanda naman ang mga barangay gym at paaralan sa lungsod upang dito pansamantalang dalhin ang mga residenteng ililikas. May nakalaan na ring pondo ang lungsod na gagamitin sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, Ella, isang memorandum ang inilabas ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kahapon sa mga paghahandang dapat gawin. Nakasaad dito na maaaring magpatupad ng suspension of work at iba pang hakbang ang bawat LGU depende sa pangangailangan. Ella? Alright, maraming salamat, Gladys. To Abi Live na nag-uulat mula sa Cebu City. Kansilado na ang lahat ng biyahe ng Ro-Ro vessel sa Matnog Port sa Sorsogon, kabilang na ang mga patungong Visayas Region at Isla ng Masbate. Mula sa Cabarines Sur, may report si Alan Manansala live. Alan, may mga stranded passengers ba dyan sa Matnog Port? Oo, aga, tama ka dyan. Umabot na nga sa 600 ang mga stranded passengers sa Matnog Port sa Sorsogon, batay na rin sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard at posibleng madagdagan pa ito. Ang mga ito ay ang mga papuntang sanang Bisaya, aga, at mayroon na rin mahigit 300 truck at iba pa nga sasakyan. Bukod ng mga trucks, ang nasa Maharlika Highway ng Putsaw sa Pilar, Sorsogon. Hindi na sila pinahihintulutan pang tumuloy sa Matnog Port para maiwasan na rin ang pagsisiksikan ng mga sasakyan sa pantalan. Naka-full alert naman ang Office of the Civil Defense Region 5 kahit inaasahan na hindi direktang tatamaan ng bagyo ang Bicol Region. Partikular na binabantayan ang mga may mapanganib na pagbaha, landslide at flash floods. Samantala, aga, naglaan na ang Department of Social Welfare and Development Bicol ng mahigit 5 milyong piso na standby funds para sa mga Bicolanong maaapektuhan ng bagyong Odette. Mahigit 3 milyong piso para sa stockpile ng food item, mahigit 24.7 million pesos para sa non-food items at 27,661 naman ang family food packs na nakantabay na anumang oras ay maaaring ipamigay sa mga kababayan nating Bicolanong maaapektuhan ng bagyo. Aga. Alan, paano yung sitwasyon ng mga stranded passenger dyan? Yung mag-assist sa kanila, yung pagkain nila, tutulong sa kanila. Paano ang sistema doon, Alan? Yes, aga, batay na rin sa ipinalabas na memorandum ng Office of the Civil Defense Region 5 sa LGU Matnog na magbibigay sila ng asistensya, lalo na po pagdating sa food assistance sa mga naantalang pasahero. At uulitin natin, aga, doon sa mga kababayan nating nagpaplano pa at nagbabalak pang bumiyahe patungong Matnog Sorsogon ay bawal na po at sinuspindi na ng Land Transportation Office ang pagtatawid pa ng mga sasakyan na papunta sa naturang lugar. Aga. Okay, maraming salamat, Alan Manansala. Naglinis ng mga kanal at nagputol na ng mga sanga ng puno ang lokal na pamahalaan sa Masbate upang maiwasan ang posibleng matinding pinsala na dala ni Bagyong Odette. Nakahanda na rin ang mga family food packs na ipamamahagi sakaling may mga residenteng maapektuhan ng bagyo. At mula sa Masbate, may report si Jerry Galicia live. Jerry, ramdam na ba ang Bagyong Odette sa lugar nyo at wala pa bang evacuation efforts na ginagawa?
Ella, sa kasalukuyan, hindi pa naman random ang bagyong Odette dito sa lalawigan ng Masbate kahit pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay makulimlim ang panahon dito at wala pa namang evacuation effort na ginagawa ang mga LGU dito sa lalawigan. Na mga LGU na posibleng tamaan ng bagyong Odette. Gusto dito, abala na ang mga LGU sa paglilinis ng mga kanal na maaaring magdulot ng baha sakaling bumuhos na malakas na ulan tulad sa POV Corpus. Sa bayan ng Mobo, bukod sa MDRRMO, tumulong na rin sa clearing operations at pagkuputol ng mga puno ng sanga ng puno ang Maselco o Masbate Electric Company na maaaring tumama sa mga kable ng kuryente. Nagputol na rin ng mga puno ang BFP upang maiwasang tumumba sa mga kable ng mga kuryente sa kalsada ng bayan ng Mobo. Inatasan na din ng PDRRMO Masbate ang mga LGU na magsagawa ng pagkuputol ng mga puno sa kalsada na posibleng mabuwal kung tatama ang bagyong Odette. Aside from their regular task or responsibility on that cluster, ni-remind ko lang kung pwede magkaroon na ng trimming of trees, no? Kasi nakikita natin nung nag-overlap na doon sa ano, yung dalawang puno sa magkabilang kalsada. Eh, minsan yung mga sanga nasa gitna na. Ella, samantala nagre-repack na din ng relief goods ang MDRM POV Corpus para sa mga maapektong residente. Nagsagawa na rin ang mga otoridad ng patalasta sa lahat ng mga residente sa pamagitan ng text brigade at social media para maihanda ang mga mamamayan. Nagpaalala din ang LGU sa bawat pamilya sa Mobo na maghanda ng survival kit at patibay ng mga bahay kung sakaling umabot sa typhoon signal number 3 ang bagyong Odette sa pagpasok sa lalawigan. Yan ang balita mula din sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Jerry, kasama rin ba sa paghahanda nila yung pagliligpit ng mga billboards sa, kung sakasakali nga masyadong malakas ang hangin? Ella, wala tayong informasyon tungkol dun sa pagtatanggal ng mga billboard dito sa lalawigan ng Masbate. Pero inaasahan na ang PDRMO ang magsasagawa kung halimbawa na mayroong mga tatanggalin mga billboard dito sa lalawigan. Ella. All right, mag-ingat ka dyan, Jerry Galicia. At maraming salamat mula sa Masbate City. Maagang lumikas patungo sa mga evacuation center ang ilang residente upang makaiwas sa posibleng matinding pinsalang dulot ng bagyong Odette. Mula sa Tacloban, may report si Cyrix Remanes live. Cyrix, ramdam na ba dyan sa inyo ang epekto ng bagyong Odette? Yes, aga, makulimlim na nga at nakararanas na tayo ng mga kalat-kalat o minimal na pag-ulan, pero ayon sa weather forecast ng PAGASA, inaasahan pa itong lalakas mamayang hapon sa paglandfall nitong bagyo. Aga, malaking bahagi ng Leyte at Southern Leyte ang inaasahang maapektuhan ng bagyong Odette. Kaya pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nasa coastal areas, na magsilikas na bago pa sumama ang lagay ng panahon. Dito sa Abuyog, Leyte, kahapon pa lamang ay nasa evacuation center na ang nasa 145 mga residenteng nakatira sa mga coastal areas dahil sa banta ng mga pagbaha. Habang inilipat na sa mataas na lugar ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa Dalag, Leyte upang maiwasang masira dahil sa bagyo. Nakahanda na rin ang mahigit 20,000 mga family food pack ng DSWD na ipamamahagi sa mga maapektuhan ng bagyo. Samantala, aga nauna-una ng kinansila ng Giporlos LGU sa Eastern Samar ang mga pasok sa trabaho at klase habang inaasahan namang magbababa ng parehong executive order. Kabilang na ang pagkansila sa gaganaping part 2 ng bayanihan bakunahan si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at ilan pang mga lungsod at munisipalidad sa rehiyon. Sinabi naman ng alkalde na maghanda na ang mga residente at huwag nang antayin pang sumama ang lagay ng panahon bago lumikas. Narito ang pahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. So my advice sa inyo lahat, ano, na the chances of us feeling the storm is almost 100%. The chances naman na tatamaan tayo, na direct hit tayo, ay about 50-50 pa rin yan. No? But sa laki ng scope ng bagyo, talagang mararamdaman natin. At kailangan mag-ingat na tayo. But
don't wait for the last minute. Habang tomorrow, in the afternoon, or if you can do what you can do today and tomorrow and prepare for it, then prepare for it. At yan muna ang latest mula dito sa Tacloban. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Cyrix Remanes. Alamin naman natin ang ulat panahon mula kay Mon Hokson na nasa UNTV Weather Center. Mon? Yes, Ella, itong bagyong Odette ayon sa PAGASA ay mas lalo pang lumakas at malapit na nga ito sa typhoon category, yung kanyang lakas. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, itong si Odette ay huling namataan dyan po sa may area 735 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 110 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ay umaabot sa 135 kilometers per hour. Yung central pressure niyan ay nasa 980 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos itong si Bagyong Odette west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon ay itinaas na ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dyan po sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, kasama ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at Central portion ng Cebu, kasama na po ang Bantayan Islands at Camotes Islands. Bukas o kaya ay bukas ng umaga, inaasahan natin na mas lalo pa magbibigay ito ng mga pag-ulan dyan sa mga lugar ng Eastern Visayas, kasama na po ang Central at dyan po sa may area ng Iloilo at Bacolod. Kung ating mapapansin sa ating satellite feed, itong Bagyong Odette ay medyo may dalang malaking kaulapan dyan sa may kanyang yung tinatawag nating first quadrant ng bagyo. Mas maraming ulan ang dala dahil mas makapal na kaulapan itong air na ito. Yung Metro Manila, Ella, meron tinatawag na indirect effect itong Bagyong Odette. Bagamat hindi dadaan dito sa may area ng Metro Manila itong Bagyong Odette, pero maaring maramdaman sa Southern Luzon kasama na po ang Metro Manila itong tinatawag nating trough ng bagyo. Dulot na rin po yan ng amihan na hinihila itong si Bagyong Odette. Inaasahang mag-move itong Bagyong Odette west-northwestward hanggang sa hapon at pwedeng mag-landfall dyan po sa vicinity ng Caraga at sa may Eastern Visayas. Kaya pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan na magdoble ingat at paghahanda dyan po sa lugar na yan. Over the weekend naman, Ella, inaasahan natin na posibleng humina itong si Bagyong Odette, lalo na kapag siya ay tumama na sa kalupaan, partikular dyan sa Visayas at sa Palawan. Pero ayon sa PAGASA, posibleng bumalik ulit ang lakas nitong si Odette pagdako niya sa West Philippine Sea, at inaasahan natin na sana makalabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Linggo o di kaya'y sa Lunes. Yan ating weather update. Balik sa Ella. Mon, ito na ba ang huling bagyo na mararanasan natin itong sa buwan ng Disyembre? Ella, ayon sa PAGASA, maaring ito na yung huli dahil meron na lang tayong ilang mga araw na natitira. Pero hindi ito nirurule out ng PAGASA na ito na ang huli dahil posible na mayroon pa rin mabuo. Pero sana hindi na ganito kalakas. Dahil matagal na yung iba naghihintay ng bagyo dahil nga kalimitan, November at December yung malalakas sa bagyo. Pero ito na ngayon yung isa sa mga malakas sa bagyo na tatama sa Pilipinas. Hopefully, hanggang sa matapos ang 2021. Maraming salamat, Mon Hokson. Inaprobahan na ng Bicameral Conference Committee ang 5.024 trillion peso 2022 proposed budget. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live.
Nel, kailan to inaasahang mararatipikahan at malalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte? Kailan inaasahang iraratipikahan na ito na mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ngayong araw sa huling session ng Kongreso bago mag-holiday break. Matapos nito ay maaaring malagdaan na ang 2022 proposed budget bago o sa December 25 ay kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara sa naaprubahang bicameral conference committee report na ibalik nila ang budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at itinaas ang budget ng Department of Health at Department of Labor and Employment. I think we restored the ELCAC to the 16 or 16.5 billion level, which is the 2021 level. Yung DOH, I think, is up by 20 to 30 billion over what the President submitted because maraming kulang doon yung... So, andun yung sa risk allowance... I think dinagdagan namin yung sa boosters, tapos sa testing, meron din doon. Tapos sa DOLE, naglagay rin tayo ng testing for yung naghahanap ng trabaho kasi nakatutok na rin tayo sa economic recovery natin. Dagdag na, Senator, naglagay rin ng BICAM ng budget para sa COVID-19 vaccines na tinatayang nasa 45 hanggang 50 billion pesos. Tutok pa rin sa inaprubahang budget ng BICAM ang COVID-19 response ng pamahalaan sa gitna ng unti-unti ng pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok Live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal. Lalo pang bumaba ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. At batay sa projection ng Okta Research Group, kapag hindi nakapasok ang Omicron variant sa bansa, posibleng hindi na umabot sa 50 kaso kada araw ang maitala sa rehiyon. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, kailan nakikita ng Okta team na mangyayari itong pagbaba ng kaso sa NCR? Yes, aga apatapot siyam kada araw lang ang projection ng Okta Research Group pagpasok ng December 22 hanggang 28 kapag wala pang iiral na Omicron variant of concern sa Pilipinas. Ayon sa Okta, bababa pa ng tuluyan ang kaso sa rehiyon bago matapos ang taong 2021. Ipiliwanag din ng Okta Research Fellow Professor Guido David na sakaling makapasok man ang Omicron sa Pilipinas, lalong madami na ang protektado kontra COVID-19 kaya't hindi naman ganun kalala ang magiging surge sa epicenter ng pandemya. Kung ihahambing din anya aga ang Pilipinas sa mga lugar na may surge ng Omicron variant gaya ng United Kingdom at Gauteng sa South Africa, mas malaking porsyento ng populasyon ng Pilipinas ang may bakuna o ang mga bakunado na kontra COVID-19. Kaya naman panawagan ng grupo magpabakuna na ang hindi pa nakakatanggap kahit man lang ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccine. Isinusulong din ng grupo na madaliin ang pagbibigay ng booster doses sa mga fully vaccinated na upang makapagbigay ng dagdag proteksyon laban sa iba't ibang variants of concern gaya nga ng Omicron. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Aiko Miguel. Hindi bababa sa 100,000 Bulakenyo ang target na mabakunahan ngayong araw sa pagsisimula ng ikalawang bahagi ng National Vaccination ng Pamahalaan. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, kumusta naman ang sitwasyon dyan at marami bang mga Bulakenyo ang gustong magpabakuna? Ella, nandito ako ngayon sa provincial COVID-19 vaccination site sa Malolos na siyang pinakamalaking vaccination area sa Bulacan. Sa kanina ay dagsa ang pila ng mga tao dito pero ngayon ay unti-unti nang lumuluwag nga yung pila dahil marami na rin ang nabakunahan simula pa kaninang alas 8 ng umaga. 100,000 COVID vaccine ang inilaan ngayong araw ng Department of Health at Bulacan Public Health Office sa Part 2 National Vaccination Day sa Bulacan. Sa 100,000 babakunahan, 40,000 dito ay manggagaling sa siyudad ng Mikawayan, Malolos at San Jose del Monte. Nasa priority list naman sa bakuna ang pedya at adult, 70% sa pedya at 40% naman sa adult at hindi naman prioridad ang mga magpapa-booster shot. Sa tala ng DOH, nasa 200,000 ang nabakunahan sa first dose
ng national vaccination sa Bulacan. Sa first dose ng national vaccination sa tatlong araw na bakuna. Ay 400,000 ang babakunahan naman ang target ngayon sa loob ng tatlong araw sa part 2 ng vaccination. Di naman papayagang bakunahan ang nabakunahan ng nakaraang first national vaccination noong nakaraang November 29, 30 at December 1. Inaasahan silang bakunahan sa December 20 to 22. Sa ngayon, Ella, tuloy-tuloy pa nga ang pagbabantay dito sa lugar at as of 12 o'clock, umabot na sa 17,321 ang nabakunahan dito sa Bulacan vaccination site dito sa probinsya. At yan natin latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Tumatanggap ng mga walk-in at non-resident na ibig magpabakuna kontra COVID-19 sa isinasagawang second batch ng Bayanihan Bakunahan ngayong araw sa Rodriguez Rizal. Mula sa Rodriguez Rizal, may report si Jenica Cruz live. Jenica, ilan yung target na mabakunahan sa kabuuan ano, dyan sa Rodriguez Rizal at wala pa bang nagiging problema? Yes, aga na sa isang individual ang target na mabakunahan ng second dose vaccine ng Department of Health dito sa Primark Rodriguez Rizal ngayong araw. Karamihan sa mga nakatanggang tumanggap ng bakuna ay mga senior citizen at edad 12 hanggang 17 taong gulang. Bukas din to sa mga walk-in at sa mga non-residents na ang vaccination drive ay upang mas marami nga mabakunahan dito sa Rodriguez. Ayon sa DOH, babakunahan nila ang lahat ng mga darating dito dahil sapat naman ang kanilang bakuna at hiringgelya. Bukod dito, nadagdagan din naman sila ng mga volunteers upang magbakuna. At yan nga muna aga dito sa Primark. Wala naman munang ibabakuna para sa mga gusto at qualified na tumanggap ng booster shot. At yan muna ang latest mula dito sa Primark. Balik sa'yo, aga. Okay, maraming salamat, Jenica Cruz. Mahigit 2,000 doses ng AstraZeneca vaccine ang nasayang sa Region 9 o Zamboanga Peninsula matapos maabutan ang expiration date. At mula sa Zamboanga City, may report si Vega Yapa live. Feb, bakit inabutan ng expiration ng bakuna at hindi agad na ituro? Ella, aminado ang DOH Region 9 na malapit na ang expiration date ng mga bakunang dumating sa kanila. At dahil hindi agad ito na i-administer ay tuluyan nang naabutan ng expiration. Ayon kay DOH Region 9 Medical Officer Dr. Mary Germaline Punzalan, mahigit 2,500 doses ng AstraZeneca vaccine ang hindi na magagamit. Yung wastage po natin is for the AstraZeneca November 30 expiring vaccines. They were distributed by the end of October, so our LGUs were actually given a month to utilize po no, yung ating mga AstraZeneca vaccines. Ella, tumanggi naman si DOH Region 9 Regional Director Dr. Joshua Brillantes na pangalanan ang mga lugar o LGU na hindi nakagamit ng kanilang mga bakuna, ngunit tiniyak nitong hihinga nila ng paliwanag ang naturang mga LGU upang mabigyan ng linaw ang issue. Nailapit na rin ang nangyari sa Department of the Interior and Local Government para sa kaukulang aksyon. Ella, mula sa local government units, ibabalik din ang mga bakunang nag-expire sa DOH 9 office upang maibalik naman sa central office sa Metro Manila. At yan muna ang latest live mula rito sa Zamboanga. Balik sa'yo, Ella. Fe, ano nangyari at ano ang dahilan kung bakit hindi kaagad ito na i-administer? Ito ba dahil sa merong vaccine hesitancy or hindi kaagad nila na i-anunsyo na merong bakuna? As sa ngayon, Ella, ay wala pa tayong impormasyon kung ano ang rason kasi nga hinihingan pa ng DOH Regional Office ang ilang LGUs kung bakit hindi ito naiturok. Pero yan ang ating aalamin sa mga susunod pa na updates. Ella?
Alright, maraming salamat, Pega Yapa, live na nag-uulat mula sa Zamboanga City. Sa kapapasok lamang po na balita, mananatili sa Alert Level 2 ang Pilipinas mula December 15 hanggang 31, 2021. Repealed na ang Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine at sa halip, ini-adapt na ang mga panuntunan sa Alert Level System. Sa ilalim ng Alert Level 2, 50% ang indoor capacity at 70% outdoor capacity sa mga pinahihintulutang establisimento at aktibidad. Maaari nang makakuha ng International Certificate of Vaccination o Yellow Card sa Subic Bay Freeport Zone ang mga nagnanais magtungo sa ibang bansa. Ang Yellow Card ay kabilang sa mga hinihinging requirement sa mga biyahero para papasukin sa ibang bansa. At mula sa Apalit, Pampanga, may report si Leslie Widom live. Leslie, kailan magsisimula ang releasing ng Yellow Card dyan sa Subic? At ano ang mga requirement para makakuha ng certificate? Yes, Ella, maaaring makuha na ito kaagad sa loob ng isang araw. Kinakailangan lamang na magpa-book through online sa Subic Satellite Office at kailangan magbayad through online within 48 hours for the safety ng applicants na rin at personnel ng BOQ. Pupunta lang sa Satellite Office sa petsa at oras na schedule at matapos ng screening and validation ay maaari nang makuha kaagad within the day ang Yellow Card. Mula sa 50 na kumukuha ng International Certificate of Vaccination o Yellow Card sa Subic Bay Freeport Zone, ngayon ay umaabot na ito sa 300. Ito'y matapos na maglagay ang Bureau of Quarantine ng kauna-una ng Satellite Office para sa International Certificate of Vaccination kahapon. Ayon kay Subic Bay Metropolitan Authority Chairman and Administrator Attorney Wilma Esma, mas mapapadali na sa mga aplikante ang International Certificate of Vaccination ang pagkuha nito dahil kailangan lang ng aplikante na mag-register online, magbabayad through online at maghintay ng kanilang schedule of satellite sa satellite office. I-release naman ang Yellow Card matapos ang screening at validation ng impormasyon ng aplikante. Kailangan lang na ipakita ang receipt ng online payment upang matanggap nilang ICVs o Yellow Cards sa personnel na nasa opisina. Ang Yellow Card ay kabilang sa mga hinihinging requirement sa mga biyahero para papasukin sa ibang bansa. Paalala naman ng Bureau of Quarantine o BOQ, tatanggap lang sila ng mga aplikante na nagpa-book online upang masunod pa din ang health and safety protocols. At yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leslie Widom, live na nag-uulat mula sa Apalit, Pampanga. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa insidente ng online bank hacking sa ilang kliyente ng BDO Unibank Incorporated. Alamin natin ang update sa balitang yan mula kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, may information na ba ang BSP kung sino-sino yung nasa likod nitong hacking sa BDO? Agad, dalawa o higit pang tao ang nasa likod ng Mark Nagoyo bank account kung saan na na-i-transfer yung pera mula sa mga BDO Unibank Incorporated accounts ng mga biktima nito. Ito ang na-trace o natuntol ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa patuloy na investigasyon na kanilang isinasagawa kaugnay sa naturang insidente ng hacking ng ilang online bank accounts. Ayon pa sa BSP, ang mga individual na initial na na-trace ng BSP ay hindi empleyado ng BDO at Union Bank kung nasaan ang bank account ng Mark Nagoyo na hindi totoo o gawa-gawa lang na pangalan. Kinumpirma rin ito sa isang panayam kay BSP Technology Risk and Innovation Supervision Department Director Mertor Plabasan na kabilang sa mga binuong task force ng BSP para imbestigahan ang insidente. Kabilang din sa grupo ay ang ilang illegal officers ng BSP, ang Anti-Money Laundering Council at si Deputy Governor
Chuchi Funasher ang nangangasiwa sa financial supervision. Binigyan ni BSP Governor Benjamin Jokno ng 30 araw upang imbestigahan at gumawa ng ulat ang grupo kaugnay sa fraudulent online transactions na nakaapekto umano ng nasa 700 kliyente ng BDO nitong nakaraang weekend. Pinayuhan na ng BDO ang mga apektadong kliyente nito na magpunta sa mga kaukulang branch office ng kanilang bank account bit-bit ang ilang supporting documents. Nangako rin ang bangko na ibabalik ang pera sa mga naapektuhang ng online hacking. Hindi pa natutukoy kung magkano ang kabuuan o tinatayang halaga ng nawalang pera na natangay ng mga hacker. Agad tinitingnan din ng BSP kung ano ang maaring kapamayaan sa panig ng mga bangko na sangkot sa naturang fraudulent act at posibleng patawan ng mga ito ng kaukulang parusa sakaling mayroon ng paglabag sa kanilang polisiya. Gayunman, magbibigay rin ng BSP ng mga rekomendasyon at hakbang upang maiwasan na muling mangyari ang naturang insidente. Aga. Asher, kailan ibabalik yung perang nakuha doon sa mga kliyente sa BDO after na makapag-report sila doon sa kanilang branch? Aga sa ngayon ay patuloy na o nagsimula na rin yung pagproseso ng BDO sa pagbabalik ng pera sa mga kliyenteng na apektuhan nga nito. Wala pa tayong kumpirmasyon kung nakuha na nung ilan o kung gaano katagal yung proseso nito. Bagaman sa ilan nating nakita doon sa mga netizens na nagkaroon nga ng o nagbigay ng kanilang mga pahayag kaugnay sa insidente ay mabilis naman nilang nakuha yung kanilang refund or reimbursement mula sa bangko nang sila ay mag-request nito at provided nga na kumpleto yung kanilang mga requirements na dala doon sa bangko. Aga. Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga trabaho o ng mga walang trabaho noong ikatlong bahagi ng 2021. Batay sa resulta ng Social Weather Station Survey, mula sa 13.5 million noong June 2021, bumagsak sa 11.9 million ang joblessness rate ng Pilipinas noong Setyembre. Ilan sa dahilan na nakita ng SWS sa pagiging unemployed ng mga Pilipino ay dahil umalis sila sa dating trabaho, naghahanap pa ng trabaho o nawala ng trabaho dahil sa tinatawag na economic circumstances beyond their control. Ang natulang SWS survey ay isinagawa noong September 12 hanggang 16, 2021 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Nagsumite ng sulat sa Commission on Elections ang civil society organizations bilang pagsuporta sa isang cancellation case laban kay presidential hopeful Ferdinand Bongbong Marcos. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung posisyon ng mga grupong ito sa kaso ni Marcos? Magandang tanghali aga, naniniwala ang mga ito na tama yung laman ng petisyon na isinampa laban kay dating Senador Marcos. Partikular na itong petition to cancel COC ni Marcos na isinampan ng grupo ni na Christian Buenafe at yung kanilang abogado ay si dating Supreme Court spokesperson Attorney Teodorte. Nasa Second Division ng COMELEC napunta ang nasabing kaso. Kasama sa mga grupong nagtungo sa COMELEC, ang Aware Every Woman, nagkaisang Tugon alumni at iba pa. Anila, nagsinungaling si Marcos sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang sabihin itong eligible siyang tumakbo sa pagkapangulo at hindi siya napatunayan sa anumang paglabag. Bongbong Marcos lied and misrepresented. Nung nag-file siya, he ticked the box and he said wala siyang criminal liability. Eh, meron eh. Meron. So, talagang he lied. It's as simple as that. Igidiit din ng mga ito ang pinal na hatol kay Marcos noong 1995 nang siya ay gobernador pa lamang ng Ilocos Norte. Kaugnay ito sa hindi paghahain ng income tax returns. Bukod sa statement of support kasama sa kanilang isinumite,
ang 15,000 pirma anila ng mga concerned citizens na kasama sa kanilang sumusuporta sa petisyon. Hiniling nila sa COMELEC na pabilisin ang resolusyon sa kaso at kanselahin ang COC ni Marcos. All we are asking the COMELEC to do is stand by the truth, stand by democracy. We cannot let democracy go down the drain. We have to protect it, and COMELEC has the power to protect our democracy. Aga pagdating sa epekto ng mga petisyon, mabigat ang epekto ng cancellation case. Dahil ito ay kapag ang isang kandidato o aspirant ay nakansela ang COC, ay hindi na siya maaari pang palitan. Kumpara sa na-disqualify, ay maaari pang palitan ng kaparehong apelido. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagdulot ng panic sa Indonesia ang magnitude 7.3 undersea quake kahapon. Wala namang naitalang nasawi o matinding pinsala ang matinding pagyanig. Narito ang report ni RK Yorka. Isang magnitude 7.3 earthquake ang tumama sa eastern Indonesia, dahilan upang maglabas ng tsunami warning ang mga otoridad. Maraming residente rin ang natakot at agad na tumakbo palabas ng kanilang mga tahanan. Kita sa videos kung paano nagpanik ang mga tao sa East Nusa Tenggara. Gayunman, minor damage lamang ang naiulat habang isang tao naman ang nagtamo ng sugat dahil sa pagyanig ayon sa mga otoridad. Pagkatapos ng 2 oras, binawi na ang tsunami warning. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol sa lalim ng 18.5 kilometers sa ilalim ng karagatan. May bahagya namang pagtaas sa antas ng tubig sa isang coastal area sa probinsya, subalit walang major tsunami na naiulat. Karaniwan na ang mga lindol sa Indonesia dahil nasa Ring of Fire ang bansa. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabilis na ng pamahalaan ng Thailand ang pamamahagi ng COVID-19 booster shot sa Thailand. Para sa detalye, makibalita tayo kay Kat Dumaraos. Bilang paghahanda sa maaaring pananalasa ng pinakabagong COVID-19 variant of concern na Omicron, hinikayat ni Dr. Tawisil Wisaniyotin, spokesperson ng Center for COVID-19 Situation Administration o CCSA, ang mga mamamayan na kumuha ng kanilang booster shot sa kahit saang vaccination center sa buong bansa. Ito ay para sa mga tumanggap na ng second dose ng kanilang COVID-19 vaccine noong August o September. Ibig sabihin, mula sa 6 na buwan, maghihintay na lamang ang mga mamamayan ng 3 buwan upang makuha nila ang 3rd dose ng vaccine. Sang-ayon naman ang isa nating kababayan sa hakbang na ito ng pamahalaan, subalit aniya may mas mahalagang dapat tignan ang mga namamahala sa bansa. Ako po ay sumasang-ayon sa proyekto ng Government of Thailand na instead of 6 months yung taking of booster ay gagawing 3 months na lang. Pero sa aking opinion is mas maganda pa rin if i-prevent nila yung pagpasok ng tourist dito sa Thailand para maiwasan yung pagpasok ng Omicron. Sa ngayon, 8 imported cases ng Omicron variant ang natagpuan dito sa Thailand at wala pang nakikitang local transmission. Samantala, 43 milyong tao na sa Thailand o 60% ng populasyon ang nakatanggap na ng 2nd dose ng COVID-19 vaccine at 4.1 million dito ang kumuha na ng booster shots. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Usiyas, Kapitulo 14, Versikulo 9, na nagsasabi, sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman? Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap
ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsa. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.